Hi! So, ano pang pwede natin pag-usapan ngayon? So, madalas yung confusion between internet versus Wi-Fi. Kasi, yung customer, sabi nila, mahina yung internet namin sa bahay. Mabagal. So, atong i-define natin yan kung ano po yung limite. At saan po yung banda yan? Si internet versus si Wi-Fi. So, yan. 120. So, draw natin ha para mas madali intindihin. So, kung sa bahay, so, kung meron kang sa internet, yan. Internet. Tsaka, dyan po yung Facebook, YouTube, IG, Google. Yan. So, kung meron kang sa bahay niyo po, premises na ng bahay nyo. So, meron kayong tinatawag na dito sa gitna pala para makakonek ka is mag-subscribe ka sa ISP kasi sila yung may access sa internet tapos itakbo nila sa bahay nyo. Tapos from mga poste sa bahay nyo meron silang tinatawag na modem. Modem, yan. ISP, modem bahay sa bahay nyo to ha. So, maraming services na in-offer na ngayon dito sa bahay. So, from modem to your ISP, meron tayong tinatawag na DSL or Digital Subscribers Line and FTTH or Fiber to the Home. Sa DSL, using copper wires while FTTH, fiber optic. Yung sinasabing medium or sa anong signal yung pinapadala sa copper is electrical. While yung fiber optic is light. Yan. So, madalas. So, kung the connection between your modem to your ISP or to the internet is called, ito po yung lagay natin dito. Change color. Internet. So, aside sa modem po, draw na lang natin, meron din siyang isang device lang to, although isang device, meron din siyang router. In which, andun yung Wi-Fi signal mo. So, yung Wi-Fi is yung wireless connectivity ng modem router mo to your device. So, meron kang mobile phone. Ayan. Meron kang laptop. Ayan. Tsaka meron kang PC na either pwede i-kable or Wi-Fi. Ayan. So, ito po yung part na Wi-Fi. Kaya mas madali intindihin ng customer kung anang ng reklamo ng ISP kung ma-identify mo kung sa internet ba yung problem or sa Wi-Fi. Okay? So, yun. Yan. To isolate para ano to? Para ma-isolate mo ano yung sarili mo. Mag-guard ka na lang ng connectivity sa modem. Yan yung pinapagawa nila. Yan. Ganun. Tapos, mag-speed test ka. Using, ginagamit ko, www.fast.com. Yan. Para mag-test yung modem mo to your internet. Kasi meron din siyang dito sa fast
So, yung tinitest niya is yung server ng fast.com papunta dito sa demo. Tapos dito sa PC. So, ganun siya. So, yun. Tapos, yung internet po pala is meron siyang specific bandwidth na sinasubscribe niyo po. For example, around 20 Mbps. That's cost of around 1,000, 1,500 pesos po. 1.5K. Yan. 20 Mbps. Ma either di either DSL or FTTH. Pero kung ako yung papiliin, mas prefer ko yung FTTH. New technology, tapos ano na siya, symmetrical yung upload tsaka download niya. So, yun. Kung makita niyo po pala sa ano, sa fast.com, meron siyang download tsaka upload speed. So, dapat ano siya, makikita mo yung 20 Mbps. Yan. So, yung common dito sa Wi-Fi is Wi-Fi issue. Mabagal. Tanong ako, kung meron kayong iPhone 6, iPhone 12 or 10 or 11, tapos default yung modem router nyo, syempre, yung processing unit ng iPhone is much powerful. Tapos, etong default na modem tsaka router is I would recommend 5 devices. Wired or wireless, 5 devices. Else, if mas marami yung device nyo sa bahay, mas maganda mag-upgrade kayo or mag-invest kayo ng home network router. Yes. Kasi mabagal daw. So, ibig sabihin, itry nyong ilapit yung Wi-Fi number 1, mabagal. So, kung di maayos yung connection nyo between Wi-Fi to your mobile phone, kasi malayo, try nyo ilapit. Yan, mabagal. Tapos, 2, putol-putol. Possible to, since Wi-Fi is operating at 2.4 or 5 GHz. Yung 2.4, ginagamit yan ng wireless mic nyo, ng Bluetooth, ng video kay mic wireless ha. Tapos, ano pa? Microwave oven. Interference. Possible po yun. Number 3 is mabagal, mahina. Mahina na in a sense na kung malayo na kayo sa Wi-Fi router, syempre, mahina yung signal kasi malayo. Tapos, yung walls nyo, nag-attenuate po yun ng Wi-Fi signal. Bali, for example, nasa kabilang kwarto yung Wi-Fi router nyo, tapos nandito kayo sa kabila. So, yun. Pagtatawid yan ng wall, syempre, babagsak yan. Mag-attenuate, may losses. Kaya, yun. Normal lang po yun. Kaya I would recommend if you have a two-story building or two-story home, dapat each floor has its own ano po, Wi-Fi. Yun. Then, so meron tayong mga solution na ganun. So comment lang ano dun. So yun. Tapos yun. Kung ang problema po pala is between your modem tsaka ano, your ISP, report to your ISP. Report to your ISP. Pero kung within Wi-Fi lang po, ano siya, pwede nyo ilipat yung device or i-change nyo yung channel or ano, yun, marami. So, 5 device sa bahay nyo po. Yan. So, any questions? I hope this video is very ano. So, how to test your Wi-Fi is just ping your gateway IP. Usually 192.168.254.254 po 'yun. Okay? So, 'yun, ping nyo lang tapos test nyo kung merong putol-putol, dapat continue siya yung ping nyo. Yung 192.168.254.254.
Kung continue siya. Pero kung putol-putol yan, may problema kayo sa wifi side. In which, pag wifi side yung merong issue is very solvable self. So, try nyo i-reboot yung router nyo. Kung hindi, ano, yun. So, ganun. Ganun lang yung ano, difference ng internet tsaka wifi. Okay? So, sa internet is the connectivity between your home to your ISP. Your wifi is within your router and a modem router to your devices at home. Yeah. Okay? So, bye.